Viral ngayon sa social media ang isang Pinay OFW na kinasuhan ng libelous dahil sa paninirang puri nito sa isang doktor sa Middle East. Nagmakaawa ngayon ang isang OFW matapos itong mag-invento at siraan ang kanyang amo na isang doktor sa publiko. Tawagin natin sa pangalan alias Grace ang kabayan natin na isang Pinay na matapang pero wala sa lugar, fa-victim pero siya pala ang kontrabida. Ganito kasi ang nangyari. Ayon sa sumbong ng doktor na amo ni Grace, nagtatalo daw sila ni Grace sa loob ng bahay at never niya itong pinagbuhatan ng kamay. Habang nagtatalo sila, dumating ang mga kamag-anak ng doktor kaya itinulak nito si Grace at pinuntahan sa sala ang kanyang mga kamag-anak. Ang buong akala ng doktor, manahimik na si Grace dahil may mga bisita. Sinundan pala siya sa sala at patuloy na nakipagsagutan sa kanya. Nahiya umano ang doktor sa inasal ni Grace dahil may mga bisita. Kaya nilapitan niya ito at pinagsabihan na manahimik o di kaya ay maligo para lumamig ang ulo. Ngunit matigas pa rin ang ulo ni Grace, nagpatuloy itong nagdakdak kaya tinulak ito palabas ng bahay. Habang nasa labas ng bahay si Grace, gumawa ito ng video at nag-invento. Umiiyak ito sa harapan ng kamera at sinabing binugbog siya ng kanyang amo. Kinulong at hindi pinapakain. Humingi ito ng agaran tulong na ma-rescue dahil masakit daw ang kanyang katawan. Pagkatapos ng kanyang drama sa harapan ng kamera, isinid niya ang video sa kanyang kapatid sa Pilipinas at inupload ito sa social media na nakatagpa kay OWA Administrator Arnel Ignacio. Kaya kaagad itong inaksyonan, pinariskyo si Grace, kinuha sa bahay ng amo nitong doktor dahil sa pag-aakalang nalalagay sa peligro ang buhay ni Grace. Matapos ang rescue, dito nabuking ang kalukuhan ni Grace. Dahil nagsalita ang amo nitong doktor, isinalaysay nito ang nangyari noong nagtatalo sila at dito nabuking ang kasinungalingan na pinagsasabi ni Grace sa video na nag-viral sa social media. Personal ring nakausap ni Kaagapay Kabong Concha si Grace. Tinanong ito kung ano ba talaga ang totoong nangyari. At dito inamin ni Grace na gawa-gawa lang niya ang mga pinagsasabi sa video na kesyo daw ay binugbog siya, kinulong at hindi pinakain ng amo. Hindi din daw nito lubos akalain na i-upload ng kanyang kapatid ang video sa social media. Ito nakaagulat ha, noong nagtalo na sila ng amo niya, so umalis si amo, pumunta doon dahil may bisita. At itong si worker, hindi nakontento doon sa kanilang pagtatalo, sinundan ang amo doon sa sala kung nasaan naroroon ang mga kaanak ng amo at siya ay nakipagbatuhan ng salita sa employer. Natural, nagalit po ang siyempre, sabi siya, umbas ka muna rito, maligo ka. Pero si worker, matigas pa rin, nilalabanan ng amo. Siyempre, nagalit ang amo, tinulak siya palabas, umalis ka dito. Doon na po gumawa ng video si ate. Nag-video po siya, umiiyak at sinabi po niya na siya ay binubugbog ng amo. Ibinigay po niya iyon sa kanyang kapatid. At itong kapatid naman, nag-post na siya ay binubugbog at dinagdagan pa na hindi raw pinapakain at kinukulong. Eh, hindi naman pala totoo. Ayon pa kay Kaagapay Kabong Concha, sising-sising ngayon si Grace. Iyak ito ng iyak na parang namatayan. Nagmamakaawa na matulungan siyang maresolba ang problema na kanyang kinakaharap sa kanyang amo. Ngunit wala umanong magawa ang agency dahil nakapagdesisyon na ang amo nitong doktor na hinding-hindi umano nito payagan makauwi si Grace sa Pilipinas at hindi umano ito magbibigay ng exit visa para kay Grace. Dahil kailangan daw harapin ni Grace ang kasong isasampan ng doktor dahil sobra daw itong nasaktan at na-offend sa video ni Grace. Nagalit po ang employer. Paninirang puri po ang ginawa ng worker sa kanya. Hindi siya pauwi ng employer. Subukan niya ako, yun ang sabi ng employer. Ang employer po ay isang doktor. Libelous po yun. Naiimbitahan pa yan sa Ministry of Health dito. Tapos biglang ganun ang ginawa sa kanya ng worker. Sobra pong naapektuhan o na-offend po ang amo. At ngayon nga po, ayaw pong bigyan siya ng exit visa at kakasuhan po siya. Sa tingin ko, libelous po yan. Kumalat po yung video na yon na hindi naman pala totoong binugbog siya. Kanina po, nagpapalaho po siya. Umiiyak po siya sa harapan po namin. Malakas pong iyak niya, parang akala mo parang namatayan. Inamin niya ang pagkakamali niya, nag-invento siya, na binugbog siya, hindi naman pala totoong binugbog siya.
Ayon pa kay Kaagapay Kabong Concha, ito anya ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi na sila basta-basta naniniwala sa mga OFWs na nagbibideo habang umiiyak at humihingi ng tulong sa social media. Dahil ang iba dito ay nag-iimbento lamang katulad sa ginawa ni Tony Cabayan. Kaya po pag mayroon po nagtatag sa akin ng video ng mga ganyan-ganyan, ang ginagawa ko, kinakausap ko po yung nagbimessage sa akin, ipakausap mo sa akin yung worker para malaman natin kung ano talaga ang totoo. Hindi po lahat ngayon, ha? Hindi lang akala, sa loob po ng 17, napakaraming beses ko na po naranasan ito. Kaya unti-unti po nag-iiba yung paningin ko sa marami nating kababayan dahil marami sa inyo, marami sa mga taong kababayan natin, gumagawa na lang ng paraan para po makauwi ng Pilipinas. Kaya hindi mo masisiminsan ang ating pamahalaan pag halimbawa ng ano, kasi takot na sila maniwala eh, baka mamaya ano. Dahil sa pinagagawa ng ilan, nadadamay tuloy kayo ng matitino mga kabayan. Paano na yung totoong minaltrato, di kayo kaagad matulungan dahil baka nag-iimbento lang. Kaya yung iba sa mga OFWs ngayon, para paniwalaan, may video talaga sila na sinasaktan sila ng amo at yun ang ina-upload sa social media. Kaya mabilis ang tulong at wala ng duda dahil nakita naman sa video na talagang sinaktan ang ating kabayan. Oh, meron pa akong isang sample sa inyo. Sinabi niya na siya raw ay ginagawang exclave ng ano, ng amo niyang piloto. Kaysa nahawaan daw siyang sakit at may pinapainom sa kanya. Ngayon, inireport po namin ito sa ating Philippine Consulate, sa Assistant National. Ikinasa po ang rescue sa kanya. Nakuha po siya doon sa bahay ng amo sa Saudiya. Pero pagdating po sa pulis, nagbago po ang ihip ng hangin. Sinabi ng babae na hindi raw totoo yung mga kanyang mga inwento. Diyos ko, napakarami po tayong kababayan na pasaway. Paano po maniniwala ang tao sa inyo? Paano yung mga totoong inaapi, minamaltrato ng amo? Kung meron pong mga katulad po nitong isa, sampo na si ate na nag-iimbento po para lang po masabi na siya ay problema. Hindi po lahat ng humihingi sa YouTube sa video paiyak-iyak, minsan meron pang ketchup, meron pang dugo kunyari, pala ketchup. Sa kagustuhan ng iba na makauwi sa Pilipinas, pati ketchup na ginagamit lang sana sa pagkain ay ginagamit na rin pang props para paniwalaan na talagang minaltrato o binigbog sila ng amo. Kaya huwag niyo po sila tularan mga kabayan dahil kapag nagpatuloy ang ganitong gawain, kayo rin ang mawawala ng mga totoong nagmamalasakit sa inyo. Isa na dito si Kaagapay Kabong Concha at ang mga membro nito na mga OFWs rin. Kaya huwag po natin sila abusuhin.